kasiyahan. Kapag dalawang kalabuan ang mata, ay nakabasag ako ng pinggan. Kung nakatapon ang sabaw sa pagkainan, huwag mo sana akong kagagalitan. Parang dami ng isang matanda. Naahawa ko sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihan din eh. Pakiulit na lang ang sinabi mo, pakisulat mo na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtyagaan mo sana akong tulungan tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo noong nag-aaral ka pa lamang lumakan. Pagpasensyahan mo na sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang silang plaka, basta pakinggan mo na lang ako. Huwag sana akong pagtatawanan o pagsasawaan pakinggan. Natatandaan mo pa ba, anak, nung bata ka pa? Kapag gusto mo ng lobo, ay paulit-ulit mong sasabihin yon. Maghapon kang nangungulit hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Nagtagalit mo ang kapatid mo. Pagpasensyahan ko na rin sana ang aking amoy. Amoy maganda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Kaya huwag mo sana akong pandirihan. Nung tatandaan mo, nung bata ka pa, pinagtsatsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mo maligo. At pasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Lala naman ang ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may kunti kang panahon, magkuntuhan naman tayo. Kahit sandali lang, hindi na ako sa bahay. Kagabang nag-iisa, walang kausap. Alam ko, busy ka sa trabaho. Malitais kong malaman mo na sabik na sabik ako. Makakwentuhan ka kahit alam ko hindi ka interesado sa mga kwento. Natatandaan mo, anak, nung bata ka pa, pinagsagaan kong pakinggan at itindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at maratay sa panig ng karamdaman, huwag mo sana akong pagsawa ang alagaan. Pagpasensyahan mo na kung ako man ay maihi o matumi sa higaan. Pagtsagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Tutal, di naman ako magtakagal. Kapag tumating ang sandali ng aking pagpanaw, bakit mo sana ang aking kamay? Bigyan mo ako ng lakas sa loob na harapin ang kabatayan. At huwag ka mag-alala. Kapag harap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama at ina. Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot, mga katropa, ang Superman of Lechon, napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anerize ka dahil sa tender juicy na jambo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo, mga katropa? Takbo na
sa Superman o Panteño si Miluan at bumili na, baka maubusan ka, katropa. Now, Talakay! The biggest destruction of dangerous drugs worth 1.3 Rebisahin. Opinion. Malawakin. Actionan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Ikaw ba'y nag-isa? Malulungkot dahil iliwan at ipinagpalit. Ngayon ko, maging minamahal. Kung ngayon, itype sa iyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online harista ng bagong milenyo, si Randall Villalos. Sana hindi magmahal kung dati kung araw ng di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awi ni ng mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on. Haharamahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. At pwede rin kayong makiduet kay Randall tuwing Webes ng hapon. Ano pa rin iintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara ng mamangha sa mga tanawin. Ano ba ang iyong travel goals? Dadali namin kayo. Sa Unwind Ventures at Saya. Abangan dito lang sa Millennial Online TV.
Hi, this is Atty. Larry Galon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online, Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Okay, ako mga kaibigan, ginabi na naman tayo as usual. At siyempre sabi ko sa inyo, marami tayong inaasikaso, marami tayong mga ginagampanan, kaya medyo ginagabi lang tayo sa ating pagpuprograma, no, dito sa Millennial Online TV. Pero sabi nga nila, by hook or by crook, the show must go on. Okay, sa mga kaibigan, alas 8:47 na po ng gabi, Philippine Standard Time. Sino ba sa inyo ang mga fans, ha, ni Senator Robin Padilla, ni Binoy? Abay, kung ngayon mga fans, mga fans ni Senator Robin Padilla, mamaya, ha, paparinig natin sa inyo yung kanyang mensahe. Ito patungkol sa Concon. Magagalit si Andres Bonifacio. Sabi niya, ay siya may sabi niya. Ha? Ano alam po yan, mga kaibigan, doon sa Senado? At siyempre yung ating lagay ng panahon sa loob ng 24 oras buhat sa DOST Pag-asa. Itutunghin din natin sa inyo siyempre sa ating mga katropa at mga kaibigang weather specialist po ng DOST Pag-asa. Maya-maya rin po yan. Pero bago yan, mga kaibigan, magandang gabi sa ating mga Dabagat, sa ating mga tropa peeps na lagi nakatutok at tumututok sa Millennial Online TV. Ang una kong nakita sa aking monitor ay si Brixman Cycler, si Ricky. Si Ricky Boy. At sabi pa ni Ricky sa Brixman Cycler, good evening, watching from San Carlos, City of Negros. Pa-shoutout daw kay Bro Telong. Okay, Bro Telong, magandang gabi. Sabi ni Bro Brixman Cycler, ni Bro Ricky. At syempre nako yung ating mga katropa na si Ma'am Marini Laguna o Lagura. At sabi niya sa ating kanina, nag-PM siya, bakit daw hindi niya na nakikita yung New Millennial Online TV? Oo nga, baka ako hindi siya naka-notify, hindi siya naka-follow, o kaya hindi siya naka-click yung notification bell. Kaya hindi siya nakaka-receive ng notification pag naka-live na. Well, anyway, ayan, Ma'am Marini, nakita kita, naka-watching ka ngayon. Mag-PM ka nga kung napapanood mo ko. At sabi pa ni Miss Marini Laguna, magandang gabi. Polok, ano? Magandang gabi po. Okay po, salamat po. Ayun, sabi ni Ma'am Marini Laguna. Yan po ay mga katropa natin dyan po sa Malamon Community Organization, no, mga public servant ng Lusod ng Malamon. Isa lang po siya. At siyempre yung kanilang presidente, si Ka Mariano Herson. At si Ate Luningning Pahayag ng Barangay Bayan-Bayan andyan sa Malabon. Good evening, Ate Luningning. Alam kong ma-beauty ka pa rin. Sabi ni Ate Luningning, abay, good pay, happy watching. At si Ate Merly Origenes. Tama ba, Origenes? Magandang gabi, maganda ka pa sa gabi, Ma'am Merly. Abay, ito po'y mahal-mahal ng ating katropa na si si Ricky, ha? Soriano. Tama ba 'yan ang pangalan niya sa FB? Oh, ito po'y kanyang Washwit, kung tawagin Washwit. Sinabing Washwit ibig sabihin noon jowa o asawa, ha? Si Ma'am Marini, 'yun. Ayan, ako nakita ko na. Mhm. Kanina ho kasi nag-PM si Ma'am Marini. At hindi nga raw po niya ako nakikita yung Millennial Online TV dyan po sa kanyang cellphone. Baka naman nade-delay lang po ng streaming dyan sa cellphone mo. Pero ayan, nakita mo na, nakita rin kita na nanonood, okay na. I-ano mo, mag-follow ka at saka tingnan mo yung notification bell kung naka-alarm. Kasi pag hindi naka-alarm, hindi ka makaka-receive ng notification bell, Ma'am Marini, no? Ayan, si Ma'am Marini
Lagura. Okay, at si Melds Tabausores, ayan, have a blessed day po, kuya. Uy, magandang gabi siya, Ate Melds Tabausores, ayan. Siya po'y nasa Taiwan. Tama ba, Taiwan, Ate Melds, o sa Kuwait? Kasi si Ma'am Ate Shane eh, nasa Taiwan eh. At si Ate Uy, si Ate Arlene Magpok, no? Staff po ng Barangay Bayan-Bayan nandiyan sa Malamon. Magandang gabi siya, Ate Arlene. Long time no see ah. Kumusta na ba ang Ate Arlene ko? Siya po ay staff, isa sa staff ni Barangay Chairman Ringo Felix, no? Ng Barangay Bayan-Bayan. At nga pala, no? Get well soon kay Barangay Chairman Ringo Felix. Kamusta na ba si Kapitana Ate Arlene? Magaling na ba siya? Ayun, sa Kuwait. O, edi nalaman mo pa rin balita dyan yung nabuntis at pinatay ng anak ng amo niyang lalaki. Si, pangalan to, Jubilee na, ano, Lagura ba yun? Nakalimutan ko na pangalan. O, sa Kuwait, ingat ka dyan, ha, Ate Mel sa Tabausores. Ito po yung kasama natin sa CLR 45 Media Eagles Club. Ayan, si Ma'am Melz Tabausores na nasa Kuwait ngayon. Isa pong bayani, no, ng ating bansa. Siyempre po, OFW. Eh, lahat ng OFW po, mga kaibigan, mga katropa, ingat-ingat po kayo dyan. Kung saan man kayo nandun, dahil ako po, eh kung kinakailangan, lumaban kayo, lumaban na kayo. Ha, kapag ka kayo lumaban, at sakali lang, sakali, makulong, eh, madali pong ilapit sa gobyerno. No, kaysa naman po kayo po ang madisgrasya, eh marami hong manghihinayang, maraming iiyak, marami pong magtitika. Okay, at sabi pa ni Merly Origenes, galing nyo naman po mag-joke, sir, about Roy Soriano. Yun! Uy, kinikinig daw siya. Eh, totoo naman eh. Totoo naman mahal na mahal ka ni Roy. Ha, si Roy Soriano. Ayan, yung atin katropa. Ito po isang reservist. Isa pong kafgu. No? Na ito po yung kaibigan natin na simpatiko, na talaga namang mahal na, binulong kasi sa akin eh, Ma'am Merly. Mahal na mahal ka raw niya. Kita mo, hinatid ka pang Subic, Sambales. Gusto niyang makita raw na maihatid ka niya ng ligtas sa iyong papasukan. At sabi pa ni Ate Mens Tabosores, yes po, mga nangyayari kay Ranara. Yun, si Jubilee Ranara. Oo, nako, ingat ka dyan, Ate Mels, ha? Eh, kailangan laging nadala-dala mo yung bato. Ha? Ha? Ding, ang bato! Ha? Kailangan, lagi mong dala-dala yun. Para kung sakaling yung amo mo, eh, hindi ayos at wala sa hulog, abay, isang subo mo lang ng bato. Sigaw, sabay, sigaw, ha? Huwag narda, kailangan darna, ha? Para mag-transform ka. Okay, ako mga kaibigan, na nasa 8:54 na ng gabi, Philippine Standard Time. At syempre po, magandang gabi rin sa ating mga katropa, sa ating mga kuya at ate, no? Buhat po dyan sa Central Luzon Region 45. Bang, 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 yan. At syempre po, sa pangunguna ng aming governor, walang iba po kundi si Governor Rafael Agkawili. Ewan ko kung kasama pa ni Ricky Boy, ha? Ni Kuya Ricky, ni Bro Ricky, ni Brixman Sagir. Itong si Governor Rafael Agkawili na nasa City of Negros din. Ha? Na magkasama pa ba kayo, Kuya Ricky, Bro Ricky, ni Chairman Rafael Agkawili? Ayan po. No? At syempre, ako, mga kaibigan, yung ating grupo ng CLR 45 Media Eagles Club, syempre po sa pangunguna naman nitong si Sir Romel Martinez, si Sir Haji Crespo, nasa Canada na. Abay, ingat, Sir Haji. Ikaw talaga, napakaano mo eh, tahimik. Nandiyan ka na pala sa Canada. Anyway, God bless always. Ingat. At yun, sana magkita tayo soon. At syempre kay Doc Jojo Revilla, at syempre po kay Ma'am Jackie Adahar, at siyempre si Ma'am Linda Villagonza, si Miss Digna Kahulugan na nasa Middle East po, no? Nagtrabaho doon. At meron siyang minamanage na isang spa doon sa Middle East. No? Ingat din dyan, Miss D. Ha? Siyempre, huwag mong kalilimutan yung pasalubong natin. Joke lang, Miss D. Kung ano, pero kung totohanin mo, wala namang problema.
Uy, si Miss Jackie talaga tumira na naman. Ang sabi niya, ubi evening, Boss Lucille. Eh kasi nakakaloko ko eh, violet, nakalaban there. Kaya ube, di ba? Talaga man ito'y nag-re-represent sa ube. Parang halaya lang. Tama ba yun, Miss Jack? Parang halaya lang, ano? At magandang gabi rin kay Kuya Jonas Mariano. O, kasama pa rin natin siya sa grupo na Cellar 45 Media Eagles Club. At siyempre po ang aking Vice President namin sa Cellar 45 Media Eagles Club. Walang iba kundi si Kuya Romel Estanislao, si Stanley Lau. At siyempre po ang aming treasurer, si Ate Joy Paha, no? Ng Mac Jordan 101. Diyan po sa may Camus Road, sa may QC. At siyempre po si Ate Nathan Sanda ng Antipolo Rizal. At siyempre sa kanyang esposo na si Kuya Ed. At siyempre po sila Ate Abby, Ate Novi, si Kuya Richard Tagle, si Kuya Richard Poligrates, Richard na, tama ba? De, si ano? Dennis Trillo. Oh, yan. At siyempre sina Kuya Conrad Oligario, Kuya Roy Bilyones, at siyempre po sina Kuya Jeff Patawaran, at sila Kuya, sino ba to? Si Kuya Joe Aranja. Siyempre sina Kuya Orla Sigwa, at ganyan din si ang aming information officer na si Kuya Michael Samson. No, salamat alaikum. Siyempre sila Kuya Bashir at Kuya Rex Samson. Salamat alaikum sa lahat ng kapatid nating mga Muslim. Eh siyempre po kailangan magra-Ramadan na. No? Eh kailangan magtitiis na hindi kakain. Ganun ho Ramadan eh, di ba? Eh ako di bali na kung hindi maging Muslim. Eh kung magtitiis ako hindi kakain, ako baka parang hindi ko kaya. At sabi pa ni Ma'am Marilyn Laguna, happy viewing po mula sa MCO na Santulan Chapter sa mga leader at member ng MCO. Magandang gabi sa inyo lahat. Ayan po. Lahat po ng miyembro at opisyal ng Malamon Community Organization. Ang binabati po ay magandang gabi ni Ma'am Marilyn Laguna. At sabi po ni Merly Origenes, until now, naka-block na pa po ako sa phone niya, sir, sa sobrang pagmamahal niya sa akin. Sarap ng piling po, ikaw naman. Oh. Sabi nga ng singer, tawanan mo ang inyong problema. Di ba? Ikaw talaga, Mandy. Oh. At magandang gabi rin, siyempre, kay Lolo Kuya Eagle Darius Mariano ng Lusod ng Maynila. Mapagpalang gabi daw, Kuya Press, sabi niya. Oh, pasensya na, Kuya Darius. Medyo ginagabi ko mag-program ngayon. Dahil marami tayong inaasikaso. Isipin mo, dito tayo sa Bulacan, kaya nga nagre-remote broadcast tayo eh. Dahil mahirap mang biyahe, nakakapagod malayo. Kaya ayun, pero okay lang. Ika nga by hook or by crook, in time of war and peace, the show must go on. Para kilala ko nagsabi nun. Para si Jens Maximo Asuncion. Ha! Si Hukumbitay. At sabi pa ni Kuya Eagle Darius Mariano sa mga kuya ate, taga-subaybay ng programang Tropa. Kaya magandang gabi ro sa inyo. At wag daw po kayo magsasawa. At yung mga katropa natin, mag-follow kayo. I-click nyo po dyan yung follow dyan sa inyong mga Facebook. At pagka-click nyo ng follow, yung pong notification bell. No? At yan automatic na kapag tayo naka-live streaming ang Millennial Online TV ay mag-notify po sa inyo na it means ay nagpo-programa na ang Millennial Online TV. No? At ganyan din sa aming YouTube channel. Huwag nyo rin kalimutang i-subscribe, i-share, at i-like syempre. Para naman makapag-monetize na tayo. Diba? Sabi pa ni Kuya Eagle Darius Mariano, mabuhay ang tunay at nagkakaisang agila. We fly as one. Ay, kulang yung iyong message, Kuya Darius. Ha? We fly as one. Diba? Yun ang sinasabi. Okay, sino pa ba hindi ko nabatay sa mga kuya at siyempre sa CLR 45, bukod po kay Governor Rafael Angkawili, siyempre po nandiyan sina Ate Mitch, sina Ate Rowena Kamitok, sina Kuya Leo Vicaldo, na siya pong presidente naman ng Black Hawk Eagles Club. Si Kuya Chito naman, ang Captain Elite Eagles Club.
At yan po ay syempre ang Commodore Eagles Club. At syempre ang Media Eagles Club na lahat po kami ay nasa ilalim ng pamumuno ng Central Luzon Region 45. Walang iba kundi si Governor Rafael Agcawili. Palakpakan nga natin siya. Alam ko nasa out of town siya ngayon dahil inaayos niya yung kanilang project. At syempre kasama niya rin si Vice Governor Edwin Salve, aming Vice Governor na mabait. Pagtulog, hindi! Mabait talaga si Vice Gov. Huwag kang ganyan, kung si Bro Ricky. Natutokso ako, Bro Ricky. Ayun, oy, driving si Kuya Darius while watching. While driving. At sabi pa ni Ate Mel Samosores, shout out kay Ate Shane sa Taiwan. Ayun, hindi na nanonood ngayon si Ate Shane eh. Busy raw yata. Sabi baka busy. Anyway, Ate Shane, pinasa-shout out ka ni Ate Mels Tabausores. Eh, si Ate Mels ka ngayon lang nag-watching eh. No? Sa tagal-tagal. Ngayon lang nag-watching. Eh baka hindi ka pa nagpa-follow. At baka hindi mo pa sinishare at like. Ate Mels Tabausores. Sana po lahat ng ating mga kuya ate. At kapag ka na-watch nyo to, sana po inyo lang i-share, i-like, i-follow para naman po kahit paano magkaroon po tayo ng mga viewers, no? Tulungan nyo ako, no? Tulungan nyo kami ang Millennial Online TV, no? Na dumami po ang aming mga viewers, no? Para naman kahit paano kahit paano naman may iatid naman kami sa inyo ng mga magagandang balita. No, ika nga, ito po ang News Online TV ng bagong milenyo. So, ibig sabihin, yung mga latest po ngayon, ihatid po namin sa inyo. No? Kaya po, inyo lang i-share, i-follow, i-like, no? Ang aming New Millennial Online TV. No? Kasi po, yung dati naming account, yung aming page dati, yung Millennial Online TV, ay, naku po, disabled ni FB ng Meta. Sobra po higpit. Wala naman po akong magawa. Pinipilit po namin i-retrieve pero wala, alaws na, ayaw na. Syempre po ako po ang manager ng page. Kaya hindi, nabubuksan po nung iba namin kasama. Katulad ng aking IT, no, si Jeno Truso. Yun nga lang, hindi niya ako pwedeng gawing ano uli ron. Para hindi siya, wala siyang key. Dahil ako ang author nung nasabing page po na yun, kaya sayang, wala naman akong magawa, talagang ganun, no? Anyway, yun, pakiusap ko na lang, yan. Ako dito, i-share nyo, i-like, yung pong aming page, ang New Millennial Online TV, para naman po, maiatid namin sa inyo, at magka-ulinigan tayo, no? Gusto nyo malaman, pwede nyong bumulong sa amin, pwede man naming iparating sa mga kinauukulan, no, yung inyong mga reklamo, inyong hinaing, pwede nating ihatid doon sa kanila, di ba? Talaga hong ganun eh. Wala tayong magawa, ang higpit ni Meta ng FB, kasi po bago na may-ari ng FB. Ang problema, ang alam ko, ito yung nilabas naming istorya tungkol po sa isang media forum dyan po sa Kamuning Bakery na kung saan po ay nagbangayan sina NYC Chairman Cardema at si Congressman na Manuel ng Kabataan Party List. Ayun, so mga kaibigan, at buti pa, no? At medyo alas 9:05 na ng gabi. Medyo ikuha na natin mga kaibigan yung lagay ng panahon, no? Teka na, titignan ko lang, ha. Yun. Buhat po sa DOST Pag-asa, no? Sa ating mga katropang weather specialist. Sandali lamang, ha. Sandali lamang, ayan. Oo, ito para alam natin may bagyo ba? Tag-init ba? May LPA ba? Malalaman natin. Sandali lamang po.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Biyernes, March 3, 2023 at narito magiging lagay ng panahon para sa buong maghapon at sa mga susunod pang mga araw. Sa kasalukuyan ay wala naman tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman in the next 5 days ay mababa pa rin yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo o sama ng panahon na makakaapekto sa ating kalupaan. At sa ngayon ay patuloy yung pag-ilan ng Northeast Monsoon o yung hanging kamihan dito sa may bahagi ng Luzon. Samantalang sa may Palawan, Visayas at Mindanao naman, generally fair weather conditions pa rin, but may mga tsansa lamang ng mga pag-ulan, pagkitat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. At para sa kalagayan ng panahon sa Kalakang Luzon ngayong araw, inaasahan natin na dito sa may Palawan at sa may Kalayaan Islands ay magkakaroon nga lang ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dadali ng mga localized thunderstorms, although generally, fair weather conditions pa rin ang mararanasan sa buong maghapon. At dito naman sa may silangang bahagi ng Luzon, particular sa may Abayao, sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region, gayon din dito sa may bahagi ng Marinduque, Romblon at sa may Oriental Mindoro, inaasahan naman natin na magkakaroon ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan na dadalhin ng hanging amihan and possible din po yung malalakas na hangin sa mga labanggit natin mga lugar. At dito naman sa bahagi ng Metro Manila sa nalalabing bahagi ng Luzon, magiging maliwalas naman yung panahon at may mga tsansa lamang ng mga pulupulong mahihinang pag-ulan o pag-ambon. Ang buwat ng temperatura dito sa may bahagi ng Luwag nasa 21 to 32 degrees Celsius, sa may Tuguegarao 20 to 29, Baguio City 14 to 24, sa may Metro Manila 23 to 31, sa may Tagaytay 21 to 29, sa Legazpi ang buwat ng temperatura ay nasa 24 to 29, Puerto Princesa 25 to 32 at sa may Kalayaan Islands ay nasa 26 to 33 degrees Celsius. At para naman sa kalagayan ng panahon dito sa Kalakang Visayas at Mindanao, inaasahan natin na ngayong araw ay iilan uli itong shear line o isalubungan ng malamig na hangin na nanggagaling sa hanging amihan at yung mainit naman na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na siya magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa bahagi ng Caraga at Davao Region or sa Davao Oriental sa buong maghapon. At dito naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, generally for weather conditions, although mas mapapadalas pa rin yung mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog or mga localized thunderstorms dahil sa axis ng shear line. At dito sa Visayas, maliwalas din na panahon ang asahan ngunit may mga pulupulong mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Iloilo nasa 24 to 29 degrees Celsius. Sa may Tacloban, Metro Cebu at sa may Metro Davao, ang agwat ang temperatura ay nasa 24 to 30 degrees Celsius. Sa may Cagayan de Oro, 23 to 29 degrees Celsius. At sa may Zamboanga City naman, 25 to 33 degrees Celsius. At sa ngayon, patuloy na nakataas yung ating gale warning sa mga baybayin sa Luzon, particular sa mga baybayin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, gayon din sa may Batanes, sa may Cagayan Valley, or sa may Cagayan, Isabela, Aurora, gayon din dito sa may Quezon or Northern Quezon, kasama na yung Northern and Eastern Coast ng Polillo Islands. Dito rin sa may Camarines Norte, Northern Coast ng Camarines Sur, Northern and Eastern Coast ng Catanduanes at sa may Eastern Coast ng Albay at ng Sorsogon. At dito naman sa may Oriental Mindoro, particular sa mga bayan ng Mansalay, Rojas at sa may Bulalakaw, gayon din dito sa may Cuyo Islands at sa may Antique, particular sa mga isla ng Caluya. Sa mga nabanggit natin mga baybayin, ay patuloy na pinag-iingat yung ating mga kababayang mga isda at may maliliit na sasakyang pandagat. Hanggat maaari ay huwag munang pumalaot dahil sa banta na matataas na alon, dala pa rin yan ang hanging amihan. Maaari po umabot ng 4.5 meters ang taas. At para naman sa kalagayan ng panahon dito sa Metro Manila sa buong weekends hanggang sa Lunes, inaasahan natin na maliwalas na panahon at may mga pulupulo lamang ng mga pag-ulan o may hinang pag-ulan o pag-ambon, dala pa rin yan ang hanging amihan. Agwat ng temperatura ay nasa 23 to 31 degrees Celsius. Dito naman sa Baguio City, generally for weather conditions pa rin ang aasahan at may mga isolated lamang ng mga light rains at ang ating agwat ng temperatura ay nasa 14 to 24 degrees Celsius. Sa Legazpi, dahil sa epekto ng hanging amihan, magkakaroon ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa buong weekends. At pagdating naman ng Lunes, maaaliwalas sa panahon na ang aasahan at may mahihina o pulupulong mahihina ang pag-ulan na lamang ang mararanasan. Dala pa rin yan ang hanging amihan. Ang agwat ng temperatura ay nasa 23 to 30 degrees Celsius.
At dito naman sa bahagi ng Metro Cebu, inaasahan naman natin na maliwalas pa rin yung panahon sa buong weekend hanggang sa Lunes. At may mga pulo-pulo lamang ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dala pa rin yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura ay nasa 24 to 30 degrees Celsius. At sa Metro Davao naman, inaasahan natin na magpapatuloy yung epekto ng shear line hanggang bukas. At pagdating naman ng araw ng Linggo at ng Lunes, maliwala sa panahon na rin ang aasahan at may mga chance lamang ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dadalhin pa rin ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura ay nasa 24 to 31 degrees Celsius. At ang haring araw dito sa Metro Manila ay sisikat ngayon 6:12 ng umaga at lulubog naman mamayang 6:04 ng gabi. At para sa karagdagang updates, lalong-lalo na sa mga thunderstorm and rainfall advisories, ugaliing bisitahin ang ating Facebook at Twitter accounts, DUST_PAGASA. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating website at bagong.pagasa.dust.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayun, maraming salamat sa ating katropa sa DUST PAGASA. Ayan po mga kaibigan, malinaw po, wala po tayong low pressure area o LPA na binabantayan po dito sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility. At medyo maganda magiging panahon natin. Pero ganun pa man, may magdala pa rin po tayo ng mga palangga. Ang palangga naman, hindi lang naman para sa ulan yan eh. Eh pong mainit, mainitan ka, masusunog ka, iitim ka. So pwede ka magpayong. Kita mo yung mga kababayan natin, mayroon nga lalaki nagpapayong eh. Diba? So hindi lang yun, diba? Magbaon pa rin tayo, paniguro. At tagatid po yan sa atin sa oras na alas 9:13 po ng gabi, Philippine Standard Time. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programang tropa. Ayon si Kuya John Kevin Poligrates, si Dennis Trillo, yan po ang ating katropa. Kevin, at hihintayin ka namin sa Linggo. Kailangan umupo ka. Dalawa kayo ni Kuya Michael Samson sa ating program. Usapang agila lang yun. Huwag ka mag-alala. At kung mayroon man magtatanong sa ito, magko-comment o magbibigyan ng question, ay tungkol pa rin sa usapang agila. Kaya wala, para ka lang nakikipagkwentuhan, Kuya Kevin. Yakang-yaka mo yun. Diba? Narinig mo yung sabi ng ating speaker. Nung tayo nag-seminar workshop. May kapalit na. May kapalit na raw, ikaw nga yun. So, kaya kayang-kaya mo yan. Okay, sa mga kaibigan, at tuloy-tuloy tayo, siyempre sa atin pa rin mga kuya at ate at bunso ng ibang region at ibang club. May magandang gabi po sa inyo, katulad na lang kina Kuya Alex Daniel, na siya po presidente ng Manila Spines Eagles Club. So, si Kuya Alex Daniel. Yeah, magandang gabi sa iyo, Kuya Alex. At siyempre po sa lahat ng nakapanood sa Eagle Iconic na Telegram apps na nakalagay po doon, na nandun po. Magandang gabi po sa inyo. Ayan, alam nyo, yung ating mga kuya, ate, kinakailangan din na magkaroon ng isang apps na ika nga doon po ginagawa, ginagamit yung mga conversation. At lalo na kung may mga problema, so ganun ang ginagawa natin, no? Kaya magandang gabi dyan po sa ating mga kuya at ate, no? Na talaga namang patuloy na sumasama sa pagsiservisyo publiko. Patuloy na ang puso at isipan ay talagang nasa taong bayan. Yan po ang agila. Okay, so mga kaibigan, at siyempre po yung ating kaninang DOST PAGASA, no? Abay, yan po ay hatid po yan sa atin, no? Nito po, niyang Vermont 888, ha? Yan po ang naghatid sa atin ng ulat panahon. Pagod ka ba sa maghapong pagtatrabaho o stress sa mga problema? Kung ngayon, mag-relax ka muna, katropa.
Halika dito sa Vermont 888 KTV Bar at maglibang, magsaya, at mag-alisna-isna sa buong maghapon. Kumanta, kumain, o magkape, o tigli kaya ay mag-unwind habang kinakanta o kinakantahan ka ng paborito mong awitin. Dito lang yan sa Marcos Highway, Barangay Mayamot, sa lusod ng Antipolo at katabi lang ng Uniloy Gas Station. Ano pa hinihintay mo, katropa? Takbo na! Ayan po mga kaibigan, ha, ang Vermont 888. At yung po mga nakauwi sa banda dyan, abay, pwede po kayong mag-side office. After ng inyong opisina, gusto nyo mag-relax, gusto nyo mag-chill, ayun, special po kayo ron. At ika nga eh, asikasuin po kayo doon ni Kuya Jonas Mariano. Ayan, si John Kevin, ha, at ayan, galing si John Kevin doon, inasikaso yan eh. Ha? Sino ba nagkasikaso sa John Kevin? Sige, Kuya Jonas Mariano, di ba? At si Adelaida Aida Bardinas Bautista, yun yung ating katropa din at ating kapatid ko at matagal ko pong alos parang kababata ako na, no? Sa bataan po ngayon. Ayan, nanonood po sa atin si Adelaida Pute Bautista. No, asawa po ni Reden. Ni Reden, ano ba pinito ni Reden? Ayan, si Aida po, si Pute Bautista. Siya po ang aking official na tagapaglinis dati ng kuko. Ang problema, lumagay sa tahimik, ayun, wala na, nasa malayo na. Okay, magandang gabi sa iyo, Pute, at kumusta mo ko kay Reden? At pagpalain kayo ni Ala. Ha? Kailangan na, nakikita ko lagi po siya, misa nasa kapilya kayo eh. At yan din siyempre kina... Manding, ha? Manding Tablante, no? Ng Santa Mary, ha? Bulacan. Sabi, si Boss Manding po, ito po isang masipag na negosyante, no? Isang fabricator, ha? Proprietor ng mga stainless. Ganun pong ka-devoted sa trabaho, ito si Boss Manding Tablante. Ayan, mga kaibigan, alas 9:20 na po ng gabi, Philippine Standard Time. At sabi ko nga kanina, yung mga fans ni Binoy, ni Senator Robin Padilla, ay narito po, itutungay natin yung kanyang mensahe, no, yung kanyang talumpati sa Senado. Ito po yung may kaugnayan sa Concon. Eh, sabi niya, meron kong narinig na, hindi po pwede magagalit si Andres Bonifacio. At tapang atao, siya abaril, hindi atakbo. Siya ataga, hindi rin atakbo. Ha? Pero pitik kanyang kwan, siya turin, atakbo. Hina-hina yung mga bata kami. Yun ang sinasabi, kalokohan eh. Pero matapang si Gat Andres Bonifacio. Okay, so mga kaibigan, huwag na nating patagalin eh. At siguro ko, itunghay na natin yung pong ginawang talumpati po ni Senator Robin Padilla tungkol po sa Concon. Alamin natin ba, ano ba, ha? Para po malaman na natin. Ngayon, kung meron kayong opinion, question, pwede niyo po ilagay sa ating chat box at paparating natin, no? Sa kinauukulan, no? Kukontakin natin si Senator Robin Binoy Padilla. Narito po, mga kaibigan.
ninyo na makasama po kayo. Sir, dito muna tayo kay Sir. Bali, give chance to others lang po. Tag-iisa lang po tayong questions para maano po lahat. Senator, good afternoon po. Armando Finiquito of Radyo Pilipinas, Davao. Sir, kanina po may nilabas po na statement si Congressman Rufus Rodriguez that they are keen to coordinate with their Senate counterpart po with regards to the mode of amendment po sa ating constitution. Your statement po. Nako, alam niyo po, kami pong dalawa ni Congressman Rufus Rodriguez, matagal na po kaming nagko-coordinate. Hindi pa po ako senador. Ako po ay masugid ng tagasunod ng ating mambabatas. At katunayan, bago po ito nag-file ng motion, ng resolution, nag-usap na rin po kami. Hindi po kami nagkukulang na mag-usap na dalawa. Kaya lang, siyempre po, may kanya-kanya po kaming paniwala at ginagalang ko po yung paniwala niya sapagkat yung paniwala niya sa matagal na panahon, yun din po ang paniwala ko. Dahil kailangan talaga, ako po, pag ako tinanong nyo, pigain mo ako rito, konkon ako eh. Mangangamoy konkon ako. Pero siyempre, nandun po ako sa realidad. Sa Senado. Nasa Senado po ako eh. Kailangan kung ano yung nababagay at na pinakamabilis at para sa akin, pag-konkon kasi, pag nabuksan ang konstitusyon, para po sa akin matagal to. Matagal to. Sa akin po kasi immediate yung pangangailangan ng taong bayan sa usapin ng pagkain, trabaho, sweldo. Bakit natin patatagalin kasi yung usapan? Sa akin, pag pumasok na ang political structure natin, boss, matagal yon. At yan din po ang sasabihin ko pag nagkita kami. Dahil ako naman po, pagkatapos po ng aking pag-ikot, yan po ang plano eh. Mag-iikot ako at pagkatapos ko mag-ikot, mag-i-report ako kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pagkatapos ko mag-report kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, makikipag-usap na ako uli kay Congressman Rufus Rodriguez. Bago po ako gumawa ng committee report. Kaya po, alam nyo, iisa naman kami ng gusto eh. Pagdating lang doon sa moda, gusto ko mabilis. Gusto ko walang masyadong gastos. Yun lang po yung akin. Sir, good afternoon po. My name is Crazy Dog Dog, Sunstar Davao. Sir, napag-usapan kasi kanina yung sa foreign investments. May sinabi din po na dapat 50-50 yung sa restriction po ng ating foreign investors. Sa tingin niyo po, Senator, ano po ba dapat yung parang restriction natin doon sa foreign investor po? Napakaganda po ng inyong katanungan. Alam niyo po ma'am, doon po sa resolution ko, kapag binasa niyo po yung resolution ko, yung isang katulad ko po, ano, na hindi naman ako abogado, ako'y isang mamamayan lang na nakaikot na dito sa buong Pilipinas, sa buong mundo, dahil ako po ay matagal po ako naging revolusyonaryo. Lahat ng kasuluk-sulukan dito sa Pilipinas, kung hindi man po 90% ay napuntahan ko na. At nung ako naman po ay isang modelo ng isang nakaikot din po ako eh dahil sa remittance company sa buong daigdig hanggang Lebanon nakarating po ako, no, kahit na may hindi tayo pinapayagang pumunta doon, nakapunta ako, nabisita ko yung mga kababayan natin. Alam ko po, patid ko po kung ano yung immediate na pangangailangan ng ating kababayan. Kaya pagdating po sa usapin ng paggawa
ng batas. Kaya malinaw po doon sa ating resolusyon, nakalagay doon unless otherwise provided by law, yung pitong provision na gusto po nating amendahan. At doon po sa pitong provision na yon, hanggang pagdating po sa land ownership, meron po ako doon konserbatibong nilagay na panukala. Nakalagay nga po doon, 5 hectares lang ang pwedeng pa, pag-arian ng ng foreign investor na gusto niyang mag-invest sa rural areas. At pagdating naman po sa urban areas, pinapayagan lang siya ng 1,000 square meters. Ano? Pero pagdating po doon sa iba, unless otherwise provided by law. Ibig sabihin po doon, yung mga kasama po natin na mambabatas mula sa mataas at mababang kapulungan, sila po ang gagawa ng safeguard. Sila po ang gagawa. Halimbawa, kung bawa 50-50, o gusto nila gawin ng 80-20, o gusto nila gawin nilang 100%, nasa kanila na po yun. O halimbawa, itong sasabihin natin, 20th Congress, ito yung ginawa nila. Pagdating ng 21st Congress, ibahin na naman nila, pwede. Yung po yung sinasabing flexibility. Nag-a-adjust po tayo sa takbo ng panahon. Hindi ko po parang sinaklawan lahat. Ay, hindi po. Hindi po tayo nagmamagaling. Ano? Yan po ang dapat nating iwasan. Ang kailangan lang po natin maging malinaw sa ating mga kababayan, binibigyan lang po natin ng kaliwanagan yung sinasabi ng konstitusyon. Kasi alam niyo po, yan po yung nagiging problema ng mga ginagawang batas ngayon na sumasalungat doon sa konstitusyon. Eh, yun po ang gusto nating maiwasan na. Bakit ba hindi muna natin ayusin yung saligang batas, at pag naayos na natin yung saligang batas, lahat ng gusto nyong gawing batas na patungkol sa ekonomiya, wala nang sabit. Hindi na pwedeng questionin ng Supreme Court. Yun po. May question lang, sir, from... Sir, good afternoon po. Chiki po from SMNI. Sir, kanina po nabanggit po na there should be limited industries that would be available for the foreign investors. Is this also included in the provision of the proposed amendment, sir? Opo, opo. Ang atin po kasing mungkahi, ma'am, katulad din ng ginawa nila sa ibang kapitbahay natin. Ano, alam niyo po, sa mga kapitbahay natin na bansa, iba't iba ang kanilang ginawang polisiya sa foreign direct investment. Katulad po ng bansang Indonesia. Sila ay 100% sa education. Pwede silang 100% pag-aari ng foreigner, yung education nila. Pero pagdating sa media, 100% dapat Indonesian lang. Oh, yun naman po. Ang gusto lang po natin, magkaroon ng ganun ng kalayaan na hindi sinabi ng konstitusyon. Kasi pag sinabi ng konstitusyon, wala na po tayong pwedeng gawin. Dahil yun ang pinakamataas na batas. Ang gusto lamang po natin, maging maluwag yung konstitusyon doon sa unless otherwise provided by law, at pagdating po sa amin, sa mambabatas, sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan, kami na po yung gagawa. Dito na po parang mapapalakas na po natin. Ano, halimbawa, ito lang po, halimbawa lang, yung Public Service Act. Alam nyo, ma'am, hanggang ngayon, napakagandang batas po niyan. Wala nang gaganda sa batas na yan. Pero ba't hindi po magawa ng IRR? Mag-iisang taon na po, wala pang IRR. At ngayon po, meron pa siyang kaso. Meron pong nag-file ng kaso dahil hindi daw po ito constitutional. Kasi nga po, sumasalungat doon sa saligang batas. Kaya po, yun lang po yung gusto nating gawin. Wala pong kahit... Sa totoo lang po, napakabilis lang nito eh. Kaya gusto natin ng CONAS eh. Constitutional Assembly. Ang bilis po nito. So, ako po kasi... Bakit natin kailangan gawing komplikado yung isang bagay na mabilis naman? Parang
yung pintuan bukas eh, gusto mo nakalock pa, gamitan pa natin ng susi, hanapan pa natin ng susi. Eh pwede naman bumukas, dire-diretso nating buksan. Yun lang naman po yung akin, pero hindi po ibig sabihin na tinatalikuran ko ang aking advocacy na palitan ang structure ng government. Hindi ko po i-abandon yun kahit kailan. Ang gusto ko lamang po, unahin natin kung ano yung dapat unahin. At yan po ang pag-aamenda ng economic provision ng saligang batas. Pero pa yatang follow-up si ma'am. Hello. Sir, good afternoon po. Noreen Michelle Ligonia of Net 25. Sir, para po mas lalong maintindihan ng ating mga kababayan kasi hindi naman po lahat well-educated, in layman's term po, ano po yung kaibahan ng isinusulong ng Senate na CONCON at CONAS? Yan, opo. Yan po yung pinaliwanag natin kanina, no? Yung po kasing Constitutional Assembly na isinusulong po natin, kami din po yon. Kami din po yon ng mga mambabatas po ninyo mula po sa mataas at mababang kapulungan, magpapalit lang po kami ng sombrero. Yun po ang pinakamabilis na explanation. Ano? Ngayon po kami, legislative powers po kasi ang meron kami. Ano? Gagawa, iba naman po yung aming ginagawa, yung normal na mga batas. Yan. Kapag ka nag-constitutional assembly naman po tayo, iba na po. Ang gagawin po nun namin ay constitution na. Pero, kami din po yon. Kami din po yon. Maliit po ang gastos nito. Napakaliit kumpara sa CONCON. Ano po ba yung CONCON? Kung atin pong babalikan yung 1971, ang ginawa po nila, nagkaroon ng eleksyon bawat distrito. Bawat distrito, magkakaroon ka ng... Hindi po kami yun, ha? Ibang tao. Eleksyon na naman po. Kaya may gastos nga. Pag nag-eleksyon, sila po ang gagawa ng konstitusyon. Yun po yung dalawang pinagkaiba. Maghahalal po kayo ng inyong mga constitutional representative. Yun po ang CONCON. Ang Constitutional Assembly, kami din po yun. Nagpalit lang po ng sombrero. Ang gagawin naman po namin ay yung saligang batas. Yun po yung pagkakaiba. May eleksyon, may malaking gastos. Ito pong CONAS, kami rin, nakilala nyo na, hinahinalal nyo na, at maliit ang gastos. Tatlo po kasi yun, moda. Meron po pong People's Initiative. Kaya lang, yung People's Initiative po, marami na pong nagbalak dito, pero lahat po ay pumalpak. Good afternoon po, Sen. Bombo Danica po of Bomborajo Davao. Sir, if ever na maamyendahan yung ating konstitusyon, it's either a CONCON or CONAS. Sa usapin noon na with regard sa rights ng ating mga magsasaka, hindi po ba ma-jeopardize yung kanilang right? No, na knowing na papapasukin natin yung mga foreign investors natin dito sa ating bansa, especially talking about free trade and mega trade po. Magandang punto. Ma'am, alam nyo, 1987 Constitution, bilangin natin hanggang ngayon, meron bang nagawa yung economic provision na yan sa ating magsasaka? Awan mat. Wala naman. Oo, kung dun po natin titingnan, ano, kung nakatulong ba itong constitution natin sa economic provision, hindi. Pero kung titingnan po natin sa Vietnam, na puro magsasaka din ang tao, China, makikita po natin na nakatulong sa kanila yung foreign investment. So sa akin po, bakit natin kakatakutan yung isang bagay na hindi pa natin sinusubukan? At bakit naman tayo magtitiis sa isang bagay sa loob na ng 37 taon na wala namang nagagawa pa sa ating mga magsasaka. At napakaganda po nung sinabi ninyo, ang dami na nating trade agreements, lahat ng trade agreements, andun ang Pilipinas. Pero wala tayong investment.
So, noon po nakikita, no, na meron tayong pagkukulang. Kasi, pinapayagan natin ng produkto dito pumasok sa Pilipinas, pero yung investment, hindi natin pinayagan pumasok. So, tama po kayo. Kanina rin, ang ganda po nung punto ni Sir John Payne ng Canadian Chamber of Commerce. Sabi niya, ano yung sabi niya? Alam niyo, hanggat sarado kayo, ang technology, lagi kayong maiiwan. Ma'am, nasa technological age tayo. Kahit po ang farming, ang agriculture, ngayon, nakasalalay sa technology. Ayan po, ma'am. Right. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Carlo Dalier po from Kadangpan Live Online po. Ito, isa lang tanong ko po sa inyo. Within the plans na maamyandahan ang ating saligang batas, bakit po kailangan i-abolish po ang partyless system based on your pronouncement po na dapat palakasin ang ating political parties at hindi yung mga personalidad at may pera po? Thank you very much, brother. Napakagandang mong kahi mo, no? Ako'y makikiraan muna kasi nung sinabi ko yan, binakbakan ako ng mga pilis. Parang gusto ko yatang ipako sa kawayan. Alam nyo, mga mahal kong kababayan, wala po akong against dyan sa party list. Maganda naman po ang adhikain yan, eh. Maganda ang adhikain yan. Ang nangyari lang, sa panahon ngayon, sa tagal ng panahon, kasama din po yan ng konstitusyon. Kasama din, kasabay din yan. Parang hindi ko na po kasi nakita ngayon na nare-represent ito nung mga sektor na dapat niyang i-represent. Kaya ako po nasabi yon. Kaya patawarin ako ng party list kung ba't ko nasabi yon. Yun ang nakita ko, eh. Opinyon ko yon. At wala pa naman akong panukala na isinumite sa Senado na ito ay gibain. Wala po. Yun po ay pronouncement sa salita. Opo, wala pa po akong panukala kasi nabasa ko, haharangin nila yung panukala ko. Wala pa po akong panukala. Ano lang po yan, napag-usapan. Sapagkat ako, kung tatanungin niyo ako, dito sa Pilipinas, magmula pa noon hanggang ngayon, magmula, ito, boss, brother, sa history ng politika ng Pilipinas, lagi tayong personality politics. Sana, mabago na yon. Kasi, kaya ako sinasabing palakasin ng partido. Sana dumating ang panahon na ang binoboto ng tao, yung partido. Bakit? Lagi na lang bang mamumuno sa atin yung sikat? Lagi bang mamumuno sa atin yung may pera? Kailangan ba ang mamumuno sa atin dapat galing sa political family? Paano naman yung mga magagaling din talaga? Na wala naman pera, na hindi naman sikat, paano sila lalabas? Ang tanging pag-asa nila ay malakas na partido. Yung adhikain ng partido ang iboboto ng tao. Hindi yung pangalan ng tao, hindi yung mayaman na tao, hindi yung dahil galing sa sikat na politikang pamilya. Panahon na po para bigyan ng pagkakataon yung mga ibang kababayan nating hindi sikat na mamuno, pero magaling. Kailangan magkaroon tayo ng totoong representante ng magsasaka, totoong representante ng manggangisda, totoong representante ng labor. Ngayon, tatanungin kita, boss, meron ba? Yun ang totoong demokrasya kasi. Kung totoo yung sinasabi nating demokrasya, dapat ang nakaupo diyan sa Senado at sa Kongreso yung ordinaryong tao, commoners. Yun po, maraming salamat po. Alright, mayong hapon, Senator Robin. Eric Alonso po ng DXUM, UMBN at Light FM. Now, balik tayo dito sa CONAS at CONCON. Ano po katotoo sinabi ng COMELEC na pag constitutional convention tayo, sinabi mo kanina na mas mahal. Almost 10 billion daw ang gastusin nito, sabi ng COMELEC. Medyo mahal.
Pero takot naman itong gusto ng Constitutional Convention na maging kunas tayo sa proseso. Kasi sa Constituent Assembly, sinabi mo na yung senator at congressman, kasali bang congressman, siyempre. So, kayo, mambabatas. Sabihin ko na na some of the senators, hindi kasali si Ruben Padilla, some of the congressman, na sinabi nila na baka Pasin sa Bisaya, baka maging lutong Macau or pabor na mga influential senator at congressman itong resulta ng ating provision, ng ating saligang batas, ng ating konstitusyon. Ano po ang masabi mo dito? Oh, napakaganda pong mungkahi niyan, ano, sir. Alam niyo po, hindi yun po yung kaninang panghuling salita ko. Yun po yung sinabi ko. Kapag ka, lagi tayong mabubuhay sa distrust, yung hindi pagtitiwala, ay wala po tayong pupuntahan. Ano? Kasi yung pagkakagawa na nga po nung 1987 Constitution galing sa sama ng loob. Eh. O, kaya sana po, kung magkakaroon po tayo ng pag-aamenda ng ating Constitution o ito man po ay revision, con-con man o con-as, sana po sa pagkakataong nito, una, maniwala po tayo na hindi na gumagana yung 1987 Constitution. Kailangan maniwala muna tayo doon. Kasi kung hindi naman tayo maniniwala, eh bakit naman tayo mag-aaksaya pa ng oras? Po? Pangalawa, con-as o con-con man po yan, dapat maniwala po tayo na ang kailangan ng bansa sa ngayon ay buksan natin ang ating ekonomiya. Pag yun po, nagkasundo-sundo po tayo lahat, anuman ang interest natin, isa lang ang babagsakan. Interest ng taong Pilipino na gutom na, kailangan ng trabaho, kailangan ng magandang sweldo. Yan po ang dapat interest nating lahat. Pangatlo, pagdating puro sa sinabi nyo, yung political structure, yan sir kami nagkakahiwa-hiwalay. Bakit po? Ako, hindi naman po kaila sa inyo, yan ang aking campaign slogan. Parliamentary, federalism, yan po ang akin. Ako, ayaw ko lamang po biglain ang tao. Kasi kung tayo po ay dumadaan sa prosesong ito, kailangan daanin natin sa, sabi nga nila, sa santong dasalan. Dahan-dahan tayo. Matuto muna tayong lumakad bago tayo tumakbo. Kung tayo po ay galing sa revolusyonaryong gobyerno, pwedeng biglaan. Pwede yan. Parang nung nangyari po nung 86 revolution. Yun! Pwede natin biglaan yan. Pwede natin gawin yan. Kasi hindi natin kailangan pang pakinggan yung iba. Sa kanilang sinasabi, bingi na tayo. Pero hanggat tayo po, sir, ay nasa ganitong klaseng demokrasya na kailangan nating pakinggan lahat, kailangan dahan-dahan po. Yun po yung aking mungkahi. Kaya sir, totoo po yung sinabi ninyo, kapag dumating po ang punto na con-con tayo, kasi po sa, doon po sa aking final, sa resolution para con-us, economic provision lang po. Wala po doon political structure. Kaya hindi po pwedeng masingitan ng tinatawag po natin na political structure. Doon po sa con-con, doon po medyo pag binuksan po natin, sir, ang konstitusyon, free for all na po yan. Ibig sabihin, pwede na pong baguhin lahat dyan. Wala na po tayong control. Wala nang control ng Senado, walang control ang Congress, sapagkat ang magdidesisyon na po sa con-con, yung representante ng con-con. Yun po. Salamat po. Sir, may follow-up lang ako. Last question na lang sabi ni Ma'am. Sir, meron ng draft po ng constitutional amendment from the previous administration po. Are you going to adopt this draft po sa pagsulong?
Yung pong ginawa ng ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, federalism po yun. Opo, siguro po pagdating ng panahon na naisulong na po ang amenda ng economic provision, pwede ko pong isulong yon. Kasi yung sa mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, revision na po yun. Revision na. Medyo siguro po after. Kasi pag revision, boss, matagal yan. Alam niyo po, nung 1971, nung nag-con-con sila, natapos sila 1973. Tatlong taon. Naku, eh, hindi na po natin kayang naman ganun po, ano? Masyado magastos yon. Kaya sana po, ang mangyari sa atin, mauna na to, itong economic provision. At pwede naman, anim na taon naman po ako eh. Isipin ninyo, kung magkakaroon ng sa barangay election, magawa na natin yung plebisito. Di ibig sabihin po, 2024, pwede na namin ginagawa yung batas para doon sa economic provision, no, amenda. So 2024, pwede na ako uli maggawa ng panukalang batas patungkol naman sa revisa ng saligang batas. O di kung magkasundo po kami ng Kongreso, di 2025, plebisito na naman. Sasabay na lang po tayo lagi kung kailan may eleksyon para yung gastos po ay hindi mahal. Sir, good afternoon. Sir, are you one with the other senators, sir, that saying na yung CONAS daw is just a waste of time? Sino po nagsabi? It's Senator po and Senator Binay, sir. Patungkol po kaya saan yung sinabi nila na waste of time? Mag-focus daw dapat, sir, sa mas importante na ano, other than the CONCON and the CONAS. Yan po yung ano nila. Ay, siyempre po, lahat po ng opinion ay dapat po natin yan na pakinggan. Sapagkat, ang alam niyo po, ang Senado, yan ay 24 Republic of the Philippines. Kaya yung kanila pong mungkahi, eh, dapat po nating pakinggan. Opo, pero kung atin pong bibigyan din ng opinion yung kanilang sinabi, eh siguro po mas naging waste of time yung nangyari sa Public Service Act na batas po nila noong 18th Congress. Dahil ngayon po, hanggang ngayon, ma'am, wala pa yung IRR. Ginastusan na yan. Ginastusan na yan ng mababang kapulungan at mataas na kapulungan. Ginastusan na yan ng executive. So hanggat hindi po natin naaayos yung patungkol sa economic provision, yung Public Service Act, walang katapusan ang pag-complain ng mga Pilipino dyan. Kahit sino po pwedeng mag-file dyan. Ngayon po, meron yan standing complaint sa Supreme Court na sinasabing unconstitutional. Bakit? Kasi tumama doon sa saligang batas. Kaya siguro, ang pinakamainam po ay mas mapaliwanag nila kung ano ba yung sinasabi nilang na aksaya sa tsa-tsa. Baka po siguro, ang sinasabi nila, yung political structure, hindi yung economic provision. Kasi sa economic provision, hanggat hindi po natin yan binabago, mananatiling question, alinmang batas ang ipasa ng mababa at mataas sa kapulungan, lagi po yan nasa question ng Supreme Court. Kukwento ko lamang po sa inyo, noong nagkakaroon po sila ng deliberation, ng interpellation, noong 18th Congress patungkol sa Public Service Act, mismo sinabi ng Minority Leader, Senator Franklin Drilon, itong batas na ito, kukwestiyonin ito ng Supreme Court. Nangyari na po. I think that would be the last question, sir, last from the media. Dami pa. Sir, where's next po? Ma'am, tanong na lang po. Saan po yung... Sir, yung rollout po ng hearing natin is still ongoing po, Luzon, and in Visayas pa po ang next. And we may know po, ano po yung assessment nyo dito sa Davao stakeholders?
Napakaganda po, kaya lang kon-kon dito. Medyo munti akong inimatay kasi kon-kon lahat dito. Pero okay lang. Kasi naman kon-kon, kon-as, pareho naman yan eh. Basta ang mahalaga ay economic provision pareho. Natatakot lang naman ako sa kon-kon kasi baka magalaw yung political structure matagal. Ang ano ko lang, kami po, pagkatapos po nito, meron po kaming Visayas at Luzon. Ang problema, kaninang umaga, pag-gising ko, ang daming request na pumunta din kami sa ganun lugar, sa ganun lugar. Ang tanong ko, teka muna, sigurado ba kayong konstitusyon ng pag-uusapan nyo dyan? Baka naman gusto lang nyo akong kumanta dyan. Kailangan malinaw. Opo, kaya po, baka madagdagan po siguro kapag pumayag na po yung aming, una, syempre, sasabihin po namin sa COMSEC kung payag silang dagdagan pa. Kasi medyo ano din po eh, mahirap din ang galawan. Opo, pero kung susundin po natin talaga ang kahilingan ng taong bayan, eh kailangan po siguro namin dagdagan, inshallah. Sir, may question lang ulit from UMBN po. Yes, Senator Robin. Anong ko itong umpisahan? Mabuti na lang na meron kaming performing senator, yung kasama mo, Senator Bongo at si Senator Bato. Now, sa proposed political provision, narinig ko, may nabalita ako na ano naman yung Luzon, gusto naman nila yung provision ng political na 8 senator per region, ang dami naman, gastos yata masyado. Now, how about, dito kami sa Mindanao, parang gusto namin dito 2 senator per region para well-represented lahat ng mga senator. First time kasi sa panahon ni Pangulong Digong, nangyari na nakasabay na may 2 kaming senator. Now, sa political provision, sangayon po kayo, your reaction please, on this proposal na 2 senator per region, tuloy-tuloy na ito, na makasali ito sa political provision po ng ating konstitusyon. Maraming salamat po, sir. Una, gusto ko po munang linawin sa nanonood, baka ako'y ma-misquote. Ako po talaga, muna, sa ngayon, amendment po ng economic provision. Yun po muna. Opo, yun po muna. Ano ko lang, linawin ko po sa inyo. Yung patungkol naman po sa tanong ni sir, alam nyo, nung ako po ay tumakbo bilang senador, yan po ang ating political slogan. Ang Pilipinas, pag tinignan po natin, tayo po ay archipelago. Kitang-kita na po natin siya. No? Geographically, tayo po ay hiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalay. Kaya anong pong ibig sabihin nun? Dapat, politically, dapat ang atin pong sistema ay hindi centralized. Sapagkat ang nangyayari po, bago makaresponde yung central government, ang dami niyang dadaanan. Kailangan niyang sumakay ng aeroplano, kailangan niyang, bago makarating ang layo. Opo. Ibig ko pong sabihin, yung pong sinasabi ninyo na magkaroon ng representante, ang mga, hindi lang po Davao, ha? Hindi lang po itong region na to. Kailangan, yung paghihiwalay ng ating mga isla, ng ating mga region, dapat po talaga depende yan sa dami ng tao at sa laki. Halimbawa, merong lugar dyan na 2 ang senador, merong lugar dyan na 3. Kasi po, huwag na po tayong magpanggap kasi, di ba? Nagpapanggap pa tayo eh, na working itong system of government na to. Hindi naman eh. Napatunayan na natin yan na hindi naman at nararanasan natin ngayon. Kaya lang, ang tanong lang po, lagi, babagsak po tayo, na isasabay na ba natin yan dito ngayon? Yun po yung lagi kong pag isinabay po natin dito yan, sir, ang habang diskusyon yan.
maiiwan po yung economic ano eh provision eh yung akin po. Unahin natin to at kapag ka na mayroon na pong kasi sikmura muna eh, di ba po? Unahin muna natin yung sikmura ng tao, trabaho, sweldo. Kapag meron na sila noon, saka natin pag-usapan ng political structure. Masarap nang magkwentuhan ng lahat tayo ay busog. Lahat tayo may trabaho. Lahat tayo eh meron ng magandang sweldo. Yun lang po yung akin. Bago natin harapin ang political structure, pagkain muna, trabaho, basic needs. Yan naman po yung aking campaign slogan eh. Harapin muna natin ang basic needs ng tao. I think, sir, that would be all. Thank you so much po sa media natin for your time. May questions po ba? Pwede pa naman. Thank you so much po sa inyo lahat. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you po.
Nako, ayun. Pasensya na kayo mga kaibigan, ha. Pasensya na kayo, medyo nag-dead air tayo, ha? Nawala yung ating ano. Natapos na pala yung ating itinunghay, no? Itinampok. Yung pong Q&A, you know, sa Senado na tungkol na po sa CONCON at sa CONAS. Kayo, kung kayo tatanungin mga kaibigan, ano ba gusto niyo sa dalawa, no? Pinaliwanag naman ng Senadora Robin Padilla, hindi naman siya tutol. Nga lang, eh, yung doon sa 1987 Constitution, eh, dapat eh, wag na. Oh. Kaya nga, ika nga, eh, re-revisahin lang. So, kayo, ano bang inyong opinion? Anong inyong masasabi? At pwede naman nating iparating sa kinauukulan. Malay nyo naman, pakinggan. Okay mga kaibigan, alas 10 na ng gabi. At magandang gabi kina Joseph Cansawan. Yeah, magandang gabi sa iyo, Sir Joseph. At ganyan din kay Carkey. Carkey. Magandang gabi. At syempre kay Hope. Ha? Diane Dante. Good evening sa iyo, Hope. At syempre, uy, si Kuya Bin Pasya. Nunood pa na. Kuya Bin, pasensya na, ha? Nag-dead air tayo. Eh, medyo meron kasi tayong nakausap, kinausap na in person, ano? Eh, medyo legal case. Legal matters. Kaya medyo nalibang ako. Okay, sa mga kaibigan, anan, kayo na, nasa sa inyo na ang inyong opinion. Opinion nyo lang yun. Sabi nga ni Senator Robin Padilla, siya ay opinion niya yung sinasabi niya. Kanya yun. Eh, pero iba yung opinion nyo. Kaya nga kung meron kayong komento, opinion, eh, pwede nyo i-comment niya sa ating chat box. No? At paparating natin sa kinauukulan. Eh, malay nyo naman, di ba? Talagang ganun. Malay nyo, kapag naggawa tayo ng sulat o letter kayo, pakinggan, pag-aralan ng mga mabatas, sabihin nila, okay itong Ika si Bin Pasya, maganda itong kanyang proposal, ah. Maganda itong kanyang panukala, ba't hindi natin naisip yon? So, di ba? So, kayo pang magiging dahilan, no? Kung bakit yun ang dapat isagawa, kung bakit yun ang dapat ipatupad. Isipin mo, itong pinatutupad nating batas na ito, etc., ay galing sa panukala po ng ating isang kababayan, ng isa nating constituent na si Bin Pasya. So, yun ay sine-example ko lang. Pero bakit hindi malayo, di ba? Ito si Doc Bin Pasya, sabihin natin isang intelihenteng tao rin, di ba? So, doon natin malalaman. Kaya nga, ang bawat tao ay mayroong kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang sariling pag-iisip, no? Na inaakala niya yun ang tama, yun ang kanyang opinion. Pero, di ba, meron din tayong mga opinion na mali pala, di ba? Eh, pero opinion lang naman natin yun. Hindi naman natin sinabi pag opinion natin, yun ang tama eh. Hindi naman sinasabi natin, opinion lang natin. Di ba, Miss Jackie Adhar? Ito si Miss Jackie Adhar. Tulad nito, oh, meron siya sariling opinion. Oh, pero siyempre, kung halimbawang sa kanya, tingin niya, tama siya, siya yun. Pero siyempre, merong mga kritiko. Di ba? Merong magkukomento. Lahat naman tayo, hindi lang siya, hindi lang si Miss Jackie Adhar, hindi lang ako, hindi lang si Bin Pasya, hindi lang si Carkey, hindi lang si Joseph Cansawan, hindi kahit sino, kahit si Ma'am Marini, no? Eh, kahit si Ma'am Marini Lagura, may kanya-kanyang opinion din yan. No? Si Ate Luningning Pahayag, di ba? Kung ano opinion po natin, si Kuya Ricky, si Brixman Saigir, ha? Si Ate Arlene Magpok, ha? Si Ate Mel Tabasores. So may kanya-kanya po tayong opinion, si Ate Merly. So kaya nasa sa inyo po yun, nasa sa atin. Ngayon, kung anong inyong opinion, pwede nyo sabihin at pararating natin sa kinauukulan. Okay, sa mga kaibigan, sa oras na alas 15 po ng gabi, Philippine Standard Time, ay bago tayo magpaalam ay pasalamatan muna natin yung mga tumunghay sa ating programa no ngayong gabi ng March 3 taong 2023. Ayan, para naman eh kahit paano eh teka, nawala. Nawala yung tinitingnan ko. Ha? Nawala. Nawala. Saan kaya? Ba? Ibig sabihin eh ayun, ayun, nakita ko na. Okay sa mga kaibigan, maraming salamat po ulit kina Kuya John Kevin Poligrates, kay Dennis Trillo, si Aida Bautista, no, si Puti,
Ha? Sino pa ba? Si Kuya Binpasya, no? Si Joseph Cadsawan, si Carkey, si uy, si Ed Mahinom, ha? Si Boss Ed Mahinom. Yung dati nating kasama sa Northern Metro Press Corps. No? Si Kuya Ed Mahinom. Saan na ba ngayon Kuya Ed Mahinom? Yan po ay isang reporter po ng Manila Bulletin. No? Na, ewan ko lang kung hanggang ngayon ba, Kuya Ed Mahinom, eh, nagsusulat ka pa sa Manila Bulletin? Eh, sasama ko natin yan sa press corps noon. At siyempre, ayun, uy, si Ma'am Risa Sapanta, nag-alive uli. Ayan, nanonood ulit sa atin. Ito po si Ma'am Risa Sapanta, ay taga-barangay Bayan-Bayanan, dyan din po sa Malamon. Eh, Ma'am Risa, nahuli ka na, medyo nagpapaalam na ako. At siguro bukas ulit ha, sa ating pagbabalik yung ating Dalaw Barangay. Eh bukas may ilalabas tayo ho, yung ating interview sa isang barangay chairman dyan po sa Santo sa may Quinta Rizal. Yung pong si barangay chairman Architect Licop. So, yung pong ating naging palayam sa kanya. Bukas po ilalabas natin. Okay na, Ma'am Risa Sapanta, magandang gabi. Maraming salamat. At sabi mo nga, ngayon ka na nagkaroon ng time, doon ka pa rin ba pumapasok? At si Sir Ed Mahino, maraming salamat bro. Si Carkey, si Joseph Gansawan, si Hope Diamante, Dayan Dante. Ayan, magandang gabi. Kuya Binpasya, Aida Bautista, John Kevin Ponigrates, Kuya Eagle Darius Mariano, si Ma'am Melta Bausores, tapos si Ate Merly Origenes, ha? Si Kuya Jonas Mariano, si Miss Jackie Lagpaw Adahar, Ate Arlene Magpok, no? At siyempre, sino pa ba? Si Ate Luningning Pahayag ng Barangay Bayan-Bayanan sa Malamon, at si Ma'am Marini Lagura ng Malamon Community Organization. Maraming salamat, Ate Marini. At siyempre, si Kuya Briggs Mansaikir ng Negros, no? Sa Negros, sa City of Negros. Maraming salamat. Muli po mga kaibigan, ako po yung naging kasama, katropa, kajaming, kakosa, dito po sa programang Talakayin, Revisahin, Opinyon Palawakin, Aksyonal, Tropa. O po yung lingkod, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. God loving men for countries'
Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.3 Revisahin. Million. Opinion. Malawakin. Actionan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At yung kinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Andiyan na po tayo. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat siyang ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo, kaya manood, makinig, dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa kaya poste ng... Kaya i-follow, like, subscribe, at ishare na, mga katropa. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara ng mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadali namin kayo. Sa Unwind Ventures at Saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, diba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iyon at ipinagpalit? Ngayon ko, maging minamahal. Kung ngayon, itype sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online harista ng bago milenyo, si Randall Villalos. Walk on.
at haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. At pwede rin kayo makidulit kay Randall. Tanda. Tanda'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makidulit kay Randall tuwing Webes ng hapon. Ano pa inihintay niyo mga kamilya niyo? Tawag na! Hi, this is Atang Hilary Galon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online, Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mahiliw, Diyos ang sinahanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, huyag ka ng mahiting, sa mandulupin, di ka pagsisigil, sa nagatang tutok sa sibuy at sa lahat ng buro-buro ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.